panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. Two, one or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niyan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusap ang pumatay ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito po ang Mag-agree na tayo. Kasama po natin si Doc Sosi De Leon at si Casendo, chairman ng SINAG. Yes, Casendo, kamusta po? Doc Sosi, kamusta po? Okay naman! Yeah. Sendong, harvest na ngayon ha. Nampalay, sipula na ba? Oo. Isa araw pa. Ang ulan ng ulan, yun ang problema. Yung palay, lalo bumababa eh. Yung presyo, yun ang problema natin. Kamusta yung dumana na bagyong nakaraan? Ang nakala yun, Pepito ba yun? Si Pepito, ngayon pa lang bayata palis eh. Ang ginawa ng mga magsasaka ng early harvest, ibig sabihin, yung pwede dapat nahaharvesting na earlier, in-harvest na ngayon. Na? Pero siyempre, yung mga dapat mag-harvest ng next week, eh maraming butil ang sayang. Pero kaysa madaanan ng bagyo, inamin na nila. Opo. Nako Casendo, isa kami dun. Isa kami dun sa ano, inunahan na namin yung bagyo. Yes. Habang may araw ang talahin. Kaya kung titingnan natin, kawawa talaga yung magsasaka. Opo. Yun ang problema. Ang daming inputs, nag-intay, nangarap ang farmer, pero alam niya magiging bagsak ang presyo ng palay, here comes the bagyo, you know. Ay, nako lahat na. Always yan, yearly, di ba? Yeah. Sabi ko nga po, kada papasok po ang ano undas, ayan na ang ulan, ayan na ang bagyo. Kaya kami iniiwasan po namin ang undas dito eh, pagkaanihan. Pero itong ano eh, itong time na ito ang peak ng harvest eh. Itong up to November. Maski undas na, nag-harvest pa rin sila eh. Up to end of November, maraming harvest pa rin. Kaso Casendo, ang presyo naman ng palay. Nabagyo ka na, mababa pa ang presyo. Ang sabi ng DA, nagulat ako eh. Sabi nila, hindi daw effect ito ng importation. Ano daw? Ayan tayo eh. Ang may kasalanan siguro, yung magsasaka, nagtalim kasi. Kamusta yung mais? Kamusta naman yung mais natin? Mais natin, stable. Stable sa mas maganda pa rin ang mais kaysa palay. Kasi yung presyo nasa 12 pesos. Pero yung inaani mas madami. Kaya pwede natin masabi na mas okay pa rin yung mais compared sa rice farmers. Opo. Noong nakaraan, nakausap natin si Kababi tungkol dyan sa mais. Oo. And yung sa rice, nakausap din natin. Pero yung sa mais, at least maraming alternative, no? Lalo ngayon, maraming mag-ship sa other animal dahil malaki yung Luzon na nawala na baboy, no? So, expected na yung shipping ng mais, yung mga iba, pupunta dun sa 70 days to 75 days. Ibig sabihin, fresh harvest. Hindi pa maging na gagawin nilang silage. Yun ang nakikita natin. Oo. Nabanggit mo kasi, Endo, yung mga animals. Nung nakaraang araw, puro manok ang pinag-uusapan namin ni Doc Sosi.
Pero this time, eh, ibang linya naman ang pag-uusapan natin. Malalayo muna tayo sa poultry, Doc. Ilang araw tayong poultry, eh. Actually, timing naman na sinabi ni Sendo na parang silage, di ba? Ang mas nag-consume ng silage, kung natatandaan ko, ay yung mga baka. Tama ba? Tama. Baka. Kambing. Yeah. Tupa. Yung ano? Amy, yung... pag sinabi mo kasing ruminants, yung stomach nila compound. Ibig sabihin, apat. May ovomasum, rumen, reticulum. Kaya nagre-regurgitate siya, kakainin niya, tapos binabalik niya, babalik niya ulit. Yung ganyan ng mga ruminants, tulad ng mga kambing, tupa, baka. So baka yata ang topic natin ngayon, eh, di ba? Yeah. Ako, yan. Exciting tong pag-uusapan natin, Doc Sosi at Kasendo. Usap ka baka. Ang baka sakali. Ano eh. Lalo yung dairy, no? Dito sa ating bansa, konti ang dairy cow. 1% lang tayo eh, sa total production. Siguro 99% import dun sa milk, no? Ibig sabihin pati yung mga powder and other milk. Yes. Ang kinoconsume lang dito sa atin, mga 1%. Konti ang ano talaga rito, dairy dito sa ating bansa. Bakit kaya? Samantalang alam, matagal na natin alam na ganyan. Yung growth and development ng industry, paano ba nangyayari? Actually, katulad nun, merong Carabao Center. Paano nag-grow yan? Bakit nasawa ng sector? Hindi siya ganong gumagalaw. At panay import tayo ng gatas, which is a good source of protein and carbon. No? So, kailangan natin yan. Kailangan natin yung gatas. Yes, kailangan natin talaga yung gatas. Pero yung production natin hindi tumataas, no. Ang other countries kasi dok umaabot tayo ng umaabot sila ng 25 to 28 liters, no. May nagta 30 liters sa one day. Dito sa atin nasa 8 to 12 lang tayo. Mm. Kaya dapat yun ang challenge na dapat gawin natin para may increase yung ano natin, production sa gatas. Yeah, alam mo, Amy, may sinasabi sila, Amy, may sinasabi sila na ang sa tao pa lang, pinakamatangkat na tao ay mga Hollander. Hollander. Dahil daw sa gatas. Kasi ang Holland, isa sa pinakamalakas mag-produce ng gatas. Yan ang record, ang pinakamataas na tao. By average, ang pinag-usapan natin. Opo. Ay Hollander. Hollander, yun ang matatangkad. Amy, tsaka may programa palang government, yung DSWT. Yung feeding program. Mm. Pupunta ako ng Asinggan na last week, no? Bibili ako ng dairy yung galing sa... Doon kasi nag-produce nila galing sa Calabao eh. Nung pumunta ako doon, bibili, hindi ako makabili kasi sabi nila, lahat daw is feeding program. So may programa pala ang government doon sa feeding program. So siguro yung mga volume ng produce nila lahat binibili ng for feeding program ng government. Pero maganda yan na yung ganyang program kasi alam na ng mga nagde-dairy ngayon kung saan yung market nila. Kung kukunin niya ng DSWD, di ba? Alam niyo po, nung nagre-research ako, nakakalungkot nga, yun, totoo yung sinabi niyo na mababa ang produksyon ng dairy dito sa atin, sa bansa natin, knowing na ideal po ang lugar natin, ang ating bansa, para po mag-produce ng marami sana. So, saan po kaya ang nagiging problema? At ano po kayang mga aksyon ang dapat din po para dito? Kasi, isipin mo, magkano ang import sa halip na mapunta to sa mga Pilipino o mga kasama natin magsasaka o mga nag katrabaho sa agri, mga nagpo-farm, na binibigay pa natin to sa ibang bansa, di ba po? Sayang.
Yeah, totoo yan, no? Pero ito, malaking challenge ito sa mga dairy, petro-produce ng dairy, kung paano nila ipataas, no? I think kasi yung mga big companies din, nag-backout, no? Dati ang San Miguel, malaki ang dairy, sinubukan nila sa dairy mga way back mga 10 to 15 years ago. I think nag-aaro rin sila hindi rin sila successful. So tingnan natin kung paano ang bagong approach para maging successful. Ayan nga po, pag-uusapan po natin ngayong araw ang dairy production dito sa Pilipinas. Paano magsimula? Ano ang kailangan? Yan po ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Sa aming pagbabalik, dito yan sa Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Ngayon po, pag-uusapan natin ang dairy cattle farming dito sa Pilipinas. Doc, may makakasama tayo isang expert. Papakilala ko na to. Yeah, kapwa veterinaryo yan. Saka matagal na kami magkakilala ng magsasalita ngayon na magtuturo sa atin kung paano ang gatasing baka. Opo. Ayan. Magandang ano yan. Magandang topic ngayon kasi konti lang ang nagano ng dairy. Sana lumaki, wala. Yes, lumawak, no? Yung ano ng sa dairy natin dito sa ating bansa. Opo. Kaya, pakilala mo na. Dok, ito na. Ipapakilala ko po. Siya po ay graduate ng veterinary sa De La Salle Araneta noong 2001. At siya din po ay isang board of director sa Luzon Dairy Cooperative na nagsimula noong 2015. Ngayon po, makakasama po natin si Dr. Jason. Good evening po. Evening, Dr. Jason. Dr. Jason. Po. Good evening, good evening. Good evening, Dr. Jason. Nagpapasalamat kami sa napaunlakan mo kami. At marami kaming hihinging mga katanungan sa iyo. Sana matulungan mo kami at ang mga ibang magsasaka natin na pumasok din sa dairy. Apa. Doc Jason, 2015 pa nagsimula ang iyong co-op. Pwede mo ba kaming turuan at tulungan? Kasi gusto din po namin maintindihan ano po ang at kung paano po magsimula ng dairy production dito sa Pilipinas. Paano po kayo nagsimula, Doc? Well, nag-umpisa po ako ng dairy sa gobyerno po, yung mga paalaga ng National Dairy Authority. Then, nagtuloy-tuloy na po, umpisa 2002 hanggang ngayon po, nagtuloy-tuloy na po. Hanggang sa nakapagpatayo po kami ng cooperative ng mga kasamaan ko. Doc Jason! May particular na lahi ba yan? Kasi, tsaka adaptable ba sa Pilipinas yung milking cows? Kasi compare mo sa ibang bansa, alam ko ang yield nila per cow is talagang matindi. Kaya ba natin sa weather condition natin, tsaka yung kinakain nilang damo, tsaka yung feeds? Pwede yung paliwanag mo? Aba. Ngayon po, sa umpisa 2002 po, marami naman pong sinubukang lahi sa Pilipinas eh. Tulad po sa ng Brown Swiss, Jersey, Holstein, Tahiwal, Irlandia. Pero sa dahil po tayo tropical country, kailangan po ang adapted sa atin yung kaya yung init. Kasi po katulad ng mga breed ng Holstein sa Jersey, sa malalamig po sila eh. Brown Swiss. Kaya ang adaptable po sa atin, naglabas po sila ng lahi na kinuros yung Holstein, which is high volume producer na lahi ng dairy cow, kinuros nila sa Sahiwal, which is sa tropical. Kaya naman nila yung init. Kaya yun po ang tingin kong nag-succeed na lahi dito sa Philippines na ano, sa bansa po natin. Yung sa volume naman po, kasi po Japan nasa 50 to 70 liters sila, Amerika, Canada, dahil po sa genetics. Sa atin po kasi yung mga island farm natin hindi na po ganun kalalaki eh. Pero kaya naman po ng mag through calling and selection,
meron po tayong mga farm dito na kaya po mag-average naman ng 18 to 20. Eh. Yung mga biyasa na po talaga yun, talagang napili na nila yung lahi nila. Sa lahat naman po ng livestock genetics, yan ang magdadala ng production. Yes. Yung ano pala yung, I think yung average natin, nasa 12 lang ba ang, ano Jason, 12 liters per day? Saan po yan? Depende pa po sa probinsya. Siguro po sa Batangas, sa Kabulakan, yan po ang average. Pero pag umakyat ka po sa Northern Luzon, sa Isabela, Cagayan, Ilocos, baka po nasa 5 lang. Ang baba. Kasi po sa mainit. Opo, saka po mainit. Hirap talaga tayo mag-produce din, no? Pero yung mga, di ba, may carabao din na no ginamit. Kasi yung carabao, at least, pwedeng iararo. Tapos, pwedeng gawin meron tingin ka. Yung bang, ano, advisable ba yun, yung carabao? Advisable din po. Kasi po, mas ano eh. Ang Pilipino po kasi, mas sanay uminom ng gatas ng kalabaw eh. Hindi po nila kilala bakit. Ngayon lang po natin i-introduce bakit. Siguro mga 2010 eh. Pero ang kalabaw po, 1970s, 1950s, lolo't-lola natin, alam na po kalabaw eh. Mm-hmm. Kaya po mas tanggap ng Pilipino lasa ng kalabaw eh. So, dito sa atin po, mas maraming kalabaw pa rin o mas maraming, ano talaga, yung hybrid na galing sa Australia or galing New Zealand na cow. Ngayon po, mas marami po ang ano natin, dairy cattle, kesa po sa carabao. Kasi po, ilang years na po tayo nag-i-import every year ng ano, ng herd from Australia. At saka, Jason, parang mas supportado yata ng, let's say, yung Philippine Carabao Center na sa Muñoz, no? Parang mas supportado nila ang carabao po kumpara sa baka. Ilang percent ng nagbabaka ang privately owned? At meron bang suporta na binibigay ang gobyerno? At kung meron, ano naman yun? 95% po, private ang baka. Mm-hmm. Kasi po ngayon, yung loan po ng dairy, uutangin mo na po sa land back eh. Hindi na po sa pakawala ng gobyerno eh. Ikaw na po maglo-loan sa land back eh. Bibili ka na po ng baka na parating nila eh. Kaya parang wala po pong tayong naitayong ano eh. Katulad ng PCC, Philippine Carabao Center, parang wala pong ganun gobyerno sa baka eh. Puro private. Jason, may good news ako sa inyo, no? Yung magbabaka. Ang balita ko, yung PL 480 kasi, yung dating sa DA, grant yun galing sa US, no? US. For the past years, ang binibigay, kambing. Pero I think itong susunod na parating, re-request yata ng Senado, yung Committee on Agriculture, na ibalik sa baka, no? Dairy, milk. So, I think yung nakita ko yung ano eh, yung sulat ng USDA na welcome daw sa kanila yun, no, na i-ano ulit sa dairy na baka. So, baka yun eh may advantage kasi yung PL 480 is yung programa na yun is soya ang binebenta parang sa Pilipinas na grant, no? Tapos bibilhin ng Pilipinas yon sa yung grant na yon, bibilhin ng ano ng animal. Ngayon ang direction is itong baka. Sana makinabang kayo diyan, Jason. Sana nga po. Sana po maano sa mga ibang magsasaka. Ngayon, maikuwan ko lang. May market ba diyan? At saka Jason, paano ba kung ako'y ordinaryong magsasaka? Pwede ba yan sa tagiliran na ng bahay ko, sa likod ng bahay ko? Ilan ang i-advise mong alagaan ko? At saka, bibili pa rin ako ng pigs o ano ipakakain ko sa kanya? Pwede na ba yung damo-damo lang? Paano? Ang starting po ng baka, syempre po, kailangan po ng lugar. I suggest po sa mga beginner, mag-umpisa po ng maliit. Let's say 5 heads. Cycle nila. Gatasan nila para po yung market po kasi yung napaka-importante sa baka. Pero po pag ang gatas hindi na po naibenta, wala na pong papasok na pera, wala na pong kakainin ng baka. Yung baka ang inaano natin is
May nagsubok na mag-disperse ng baka yung dairy. Nag-back out yung mga magsasaka kasi parang kailangan malaki ang feeding mo, yung silage na papakain para mag-produce ng maraming milk. Kasi hindi pala, yung baka pala, hindi pwede yung input na papakain mo, konti lang. Ang mangyayari dyan, kung konti ang papakain mo, konti rin iaani mong yung milk. So, ilang bang, Doc Jason, ilang ba yung suggested, no? Na papakain mo per day dun sa baka? Para at least, mag-produce ka ng magandang milk. 10% body weight po nung baka ang kailangan niyang kainin sa isang araw para lang po magpagbigay ng gatas. Ngayon, kung gusto niyo pong palakasin pa gatas, yung 10% na yun, dapat niyo naman ng mga matatas na high protein, katulad po ng peats, soya. Pero kung kunyari, ang isang inahin po ay nasa 600 kilos. Mostly, ang isang baka lang sa 600 kilos, di mga 60 kilos, no? 60 kilos po. A day. Kung mag-aalaga kayo, tingnan nyo muna po kung kaya nyo humalap ng 60 kilos na yon. Everyday po yan. Everyday. Ano yun? Anong para sa damo? Anong kinakailangan doon sa 60 kilos na kinakailangan mag-produce ng good milk yield? Eh, kasi po, katulad sa amin, ang damo po namin, parang filler lang po namin yan eh. Okay. Talaga po nagdadala ng protina sa amin. Feeds. Anong particular? Mais, nagsosoya din kayo? Eh di mahal. Nagsosoya din po kami, soya pulp. Yung mga byproducts po ng soya. Ah, okay. Yung tulad ng sapal. Sapal ng soya. Ng sa soya, yung gumagawa ng mga tokwa, anong ganon. Apo. Tapos, magagamit din po kami ng sapal ng beef, yung spent grain. Okay. Tapos, I think, Jason, may percentage yan, di ba? Mga 2% lang yata ang kailangan doon, eh, no? Yung sa feeds, pwede bang higher percentage, more than 2% ng body weight yung feeds na papakain? Ay, kapag ganyan po kasi yung magtataas ka ng feeds kasi nagkulang ka sa roughage, magsasuffer po dyan yung mga minerals sa loob ng baka, posibleng matagal lang ka mag-breeding. Mabuntis. Ang day po kasi, kailangan po, kapag nabuntis po, kung umpisa mo na po paggatas yan eh, nitong araw na to, kung ngayon nanganak, umpisa mo na pong gatasan ngayon yan. Ang ideal po, within a year, buntis na po ulit yan, manganak na po ulit. Pag nagawa mo nyo po yun, tama kayo ng nutrition, tama kayo ng management. Pero dahil po may mga bakang, kunyari, kulang nga po ng roughage, dadayain mo sa feeds, nagkukulang sila ng nutrients, vitamins sa katawan, kasi nag-extra ka ng gatas eh. May bumababa silang minerals sa katawan eh. Kaya nahihirapang magbuntis yung iba. Kaya nangyayari po sa atin, average sa atin, ay, at least nasa ano eh. Sa 3 years po, 2 beses nanganganak eh. Yun lang nagagawa natin. Pero maganda na po sa atin yun eh. Pero sa ibang bansa po, once a year po talaga ang ano nila, calving ano nila, ratio. Maraming kailangan malaman natin, no? Yung sa itong baka na ito, Jason. At least para ma-inganyo yung mga farmers natin pumasok or mga cooperatives. Kasi yung co-op, at least grupo, pumasok dito sa dairy venture ng baka rito sa ating bansa. Doc Jason, sa housing naman po ng ating mga baka, ano po yung mga dapat natin i-consider? Total, napag-usapan na natin yung mga pagkain. Ngayon naman, itong mga magiging tahanan ng mga alaga nating baka, nakaka-apekto po ba ito sa paggagatas? Ay, opo. Opo. Kasi po, pambakang hirap, aburido. Hindi siya relax. Ang kailangan po, relax. Para tayo, kailangan natin relax. Ang ideal space po ng isang inahin, 5 square meter po. 5 square meter yung barn. Pero meron pa po tayong tinatawag na loafing area. Yung kailangan nag-exercise sila tuwing hapon, naglalakad. Para ma-exercise yung mga paa, yung mga kuko. Tapos, yung barn nga po, pag meron ng barn, syempre kagatasan na po, kailangan natin ng milking parlor.
kung saan po natin sila gagatasan. Kasi po ang magdadala talaga dyan, kung paano hawakan yung gatas eh. Kasi nagdadala po sa baka, bukod sa genetics, yung suso niya. Kapag po nasira yan sa pagkagatas mo, kahit po mamahalin yung baka mo, sira dede, pangkarni na lang din po yan. Kasi wala nang mabibigay na output. Eh. Tama, tama. Milk hygiene so, po, ano ba? Itong milk eh, na pinoproduce dun sa baka, kailangan ba lahat eh, pasteurize? Ibig sabihin, process kailangan. Pwede bang igatas yung baka, inom kagad? Or paano ba yan? May nagpa-practice po ng ganun. Pero ang suggestion po talaga, dapat po talaga, i-pasteurize para kung meron mang ibang mikrobyo, mapatay na nung pasteurization. So yung individual na papasok dyan, kailangan may grupo, no? Kasi yung pasturing kung paanong ayusin, baka mahirapan yung farmers na mag-produce ng milk. Okay. Kailangan po talaga i-affiliate nila sarili nila sa mga co-op para po mas mabilis silang matuto. Jason, sa Pilipinas eh, ang pagkakala mo, pero sa co-op nyo, ilan pa ang co-op sa buong Pilipinas na ang main trust nila is more on dairy? Marami din po. Marami din po sa atin. Marami po. Sa Santa Maria po, lime. Sa lugar lang po namin, di man yan. Oo, dito sa bayan natin. Opo. Pero ang bulto, ang pinakamarami pong lugar talaga, yung Calabarzon. Ah, okay. Kasi nandiyan po talaga, nandiyan po talaga malalaking lupa, saka malamig. Pasture na po sila. Malamig. Yung pa po isa, malamig. Jason, di nag-gatas, ano? Saan nyo dinadala ang gatas? After pasteurization, binibenta nyo ba yan? O ginagawa nyo bang cheese yan? O naalala ko nung bata ako, mahilig talaga. Hanggang ngayon naman, pag makakatikim ako nung yung kesong puti ba? Kesong puti. Napakasarap yan. Paano? Anong mga product na nagagawa dyan sa mga gatas? Dito po sa processing plant namin, meron po kaming fresh milk, which is pasteurized milk, choco milk, yung katulad po ng magnolia, yung mo. Tapos, yung meron po kaming yogurt. Mga yogurt and mga keso. Kesong puti, mga panir, marami din po kaming produkto sa ano na pinaprocess dito. Doc Pastillas? Meron din po. Meron? Sa Espason, meron din po. Yeah, yan ang mga masasarap eh. Mga Pastillas. Ice cream. May ice cream ka na, Doc. Under development pa lang po yung ice cream. Under development. Ayan. Ang dami po talaga magagawa sa gatas ng baka. Kaya, hindi ka din talaga malulugi, Doc eh, no? Meron ba, tama yung tanong ni Amy, nabanggit niya, meron bang pumasok dyan, let's say, nagtatlo, lima, o anong pinakamarami, na pumasok sa negosyo ng gatasing baka? Kumita ba? O anong naging failure nila? Ano po, sa dairy po kasi matasang mortality rate ng mga farm eh. Marami pong nagsasara eh. Unang-unang failure po nila dyan, yung kapag yung baka nila, hindi nila na yung napagbuntis ulit. Titigil po gatas tuloy ang pakain nila, wala silang nakukuhang benta ng gatas. Meron naman po, may magandang farm, nakapag-gatas na maganda, nakapag-breed na maganda. Ang problema naman po, hindi niya may market ang gatas niya. Meron naman pong farm nagkumbaga lumaki, hindi na kaya yung paglaki. Bumagsak din yung farm niya. Kaya kailangan po talaga, ang turnaround po kasi ng baka isang taon eh. Uh-huh. Pag nagkamali ka ng breeding, maliit ka ng 3 months, ang mahuhuli mo 15 months. Uh-huh. Kaya yun po ang pakain mong hindahin eh, everyday. Ganun ang volume na kinakain. Kung meron ka pong 50 heads. Tapos nag-fail ka sa breeding ng, kunyari, 2020, nag-fail ka sa breeding. Mag-fail ka baka mo 2022, meron kang 15 months bago napapakainin yan. Kaya kailangan po talaga management, any livestock, management,
genetics and nutrition. Talagang hand in hand po sila tatlo. Mm-hmm. So kailangan po talaga dyan is knowledge and training din po, experience din. Hindi siya basta-basta. Opo. Saka po siguro paghilig talaga. Opo. Pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka basta-basta bibitaw. Tama po yun. Opo. Doc Jason, anong ginagawa nyo? Natural breeding pa ba o artificial insemination? Ah, and then, sabi mo marami nagpe-fail, no? Na hindi nanganganap. Maring sa timing. Wala bang test na para malaman mo na talaga in-heat yung babaeng baka? O may method doon? Paano ba yun? Dati po kasi, ano kami, natural breeding. Tapos pag malaki na po herd mo, syempre aasa ka na po sa artificial insemination. Ang problema po sa artificial insemination, less than 20% lang po ang conceived, ang nabubuntis. Okay. Tapos maghihintay ka po ng 3 months para malaman mo kung nabuntis ka nung AI. Pero kami po, ngayong grupo po namin ngayon, lumapit na po kami sa international company na sila na bahala sa breeding namin. Yung meron po tinatawag ngayon ng fixed time artificial insemination. Yung kung talagang pagsasabay-sabay nila lang di, pagsasabay-sabay nila AI, para sabay-sabay rin po mga anak yung... Si-synchronize niya, i-synchronize ninyo na, no, ha? Opo. Tapos ultrasound na rin po gagamitin para po 30 days, imbis na 90 days, alam mo na kung pumalpak yung breeding mo kaysa maghintay ka ng 90 days. Tama. Opo. Jason, may nakita akong isang farm sa Batangas. Opo. Nag-ano na sila ng embryo. Tsaka inaano nila, pwede nilang ihiwalay yung similya na babae para i-inject mo na lang yung baka para yung anak babae na. Yung baka na kinuha ko, iniwan ko pa doon kasi after 1 month, itetest nila kung okay yung pregnancy bago ko kukunin. So may technology na ganun dito sa ating bansa, no? So I think kung magawa yan ng government na yan ang tulong, malaking bagay yun sa industry ng baka. Kung ipipinance po sana ng government maganda. Yeah. Kasi matagal na, 5 years ago na po yung technology na yan. Ang problema po, mahal. Kung bagay yung farmer ka po, hindi po may afford. Okay. Yes. Kaya yung similya na hiningi ko, yung talagang breed na maganda na. Kasi para sigurado. Okay. Sulit na kasi, no? Oo, maghahanap ka na ng similya na champion. Ibig sabihin, mahal yung kasi mahal yung gagawin process So tama kailangan yung similya na ilalagay maganda at siguradong babae yung lalabas, no, yung anak. So siguro yun ang pwedeng gawin ng government, no, para at least matulungan yung kung gusto nilang mag successful ang dairy industry dito sa ating bansa. Ngayon po, Sir Jason, paano mo nalalaman na itong baka na to, maganda itong pampagatas o maganda itong maggatas? Ganun. Paano kayo nagse-select ng mga baka? Unaan po, itatrace po yung genetics niya. Kung sino ino niya, kung sino ama niya. May mga record naman po yan sa mga farm. Kung ano yung milk production ng ina niyan, kung ilang beses nanganak yung ina niyan, makikita po lahat yun. Tapos, ipapaano mo na yung papapalpate mo na yung ovary, kung maganda yung ovary, ultrasound mo. Ganun naman po yung ano. Tsaka siyempre po sa tingin, parang tumitingin ka ng manok o ng babae ano sa postura. Ano ba ang tingin ng ano, ng magandang, ano bang, ano, ang tawag ng doksa sa ano ang kilatis ng magandang baka? Sige nga. Sige nga. Para malayo pa lang. Jason, kinakailangan niya ata malaki yung udder niya, yung pinaka... yung kanyang mamari, di ba? Opo. Kailangan po talaga yung number one. Tsaka yung paa niya, kinakailangan sound. Ano pa? Ano pa ang ibang pano? Kailangan po, mahaba yung baka.
Malalaki yung buto. Kasi ang nagpo-produce po ng gatas ay ang bone, eh. Ang bone marrow. Oo. Malaking contribution po ang bone marrow. Kaya, di ba po ang katangian ng baka, bukod sa meat type, saka sa dairy type, yung bone structure niya, malalaki buto ng dairy. Oo nga, ang dami kong dapat i-consider. Akala ko po papakawalan lang yung baka dun sa may damuhan, okay na yon. Hindi pala. Ito pa yung mga dapat nating matutunan talaga. Jason, tanong lang, no? Compare mo yung dairy at saka yung nabanggit mo kanina, yung meat type ng baka naman. Sa industriya nga ng baka, alin ang mas malago, alin ang mas nakakaangat sa dami? Sa tingin ko po sa pagdating ko sa ano sa dami dito sa Pilipinas po. Ah, marami po ang ano natin, mas marami ang meat type. Meat type. Okay. Pero mas malaki po potential ng dairy kasi po everyday may pumapasok sa yung pera. Ayun. So everyday po papakain ka, pero everyday may bumabalik na pera. Oo. Katiran nga po sa dairy para kang namamasada ng jeep. Eh. Ah, okay. Yung uwi mo pero sa hapon, yung nakita mo. Tanong lang, kung binanggit mo yung jeep, ang isang baka, isang jeep ba ang katumbas na naibabalik na pera, no? Humigit ko mula. Kung mag-average lang po kasi ng ano eh, kung mag-average ng 15 liters, so sabihin lang po natin 10 liters eh. Okay. 10 liters sa 30 pesos. Ang isang milking season po niya, 270 days. Oo. Eh di, mapatagal lang po ng 5 years yan eh. Bawi ka na dun sa ano? Bawi ka na dun sa halaga ng baka, sa kinain, tapos meron ka pang mga turet, meron ka pang slaughter na karne. Okay. Doc Jason, meron akong isang tanong sa'yo. Pero sagutin mo to sa pagbabalik natin, ha? hindi pa ngayon. Ang tanong ko po, ang baka ba ilang beses ginagatasan? Sagutin po natin yan sa pagbabalik ng mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po, naiwan po ang sangpanong na nagmula sa akin, gaano po ba kadalas gatasan ng ating mga alagang baka? Ang pagagatas po ng baka, dalawang beses po sa isang araw. Eh. Madaling araw po, tapos yung malapit na po maghapon. Ang magandang pagitan po niya, 8 hours. 8 hours. Mm-hmm. Ganun pala yun. Akala ko isang beses lang. Hindi po pwede ng isa. Masisira po ang ano eh. Masisira ang adder niya. Lalaki masyado na yung capacity niya, magmamastitis siya, no? Dr. Jason? Opo. Eh bakit naman na naalala ko nung ako'y nag-OJT nung ako'y estudyante, bakit naman kinakalam kami noon eh, alas 3 madaling araw eh. At saka alas 4, alas 5 ng hapon. Bakit may, hindi ba pwede tanghali o paano, Jason? Dr. Jason? Ang ideal time po kasi yung malamig. Yung malamig na yung panahon. Para po mas relax yung baka. Kasi po stressful pag ginatasan eh. Ngayon kung malamig po, maano po, maliwala sila. Tsaka po yung para milking na rin po sa ano. Para na rin po sa quality ng gatas. Kasi po pag tanghali ka ng gatas, mainit na. Baka mamaya itatravel po pa. Masira na po sa biyahe. Okay. Napansin ko, Jason, na yung may mga ilang baka ba ang kinakailangan para mag-imbesa po sa yung tawag yung milking machine? Milking machine po. Ilang baka? Mga, kung meron po kasi ngayon portable milking machine eh, yung pangdalawahan. Kung ang baka mo po siguro 10, pwede ka na po siguro sa portable para okay, masulit na po yung halaga ng makina. So far ba, Jason, yung production nyo is within the area lang na bebenta o up to now, binibenta pa rin niya sa Manila? Manila po. Ang market po talaga namin, nasa Manila po. Yung mga coffee shop po. Paano ngayon? Sarado yung mga coffee shop, kagaya ng Starbucks and other coffee shop. Sarado. Totoo po. Kaya ano po,
bago po mag-pandemic ay nasa ano po kami, less than 2,000 eh. Kulang-kulang 2,000 po kami per day eh. Napilitan po kami mag-drive ng mga baka kasi po hindi namin may benta. Hindi kami makapasok sa Manila. Kaya po ngayon, nasa 700 na lang kami per day. Hindi ba tayo makalaban kung ginawa yan na cheese or other produce, no? Yeah. Oh, okay. Oh, paano bang ano alternative? Kasi sabi mo yung Manila nawala yung market eh. Nagano po kami, nag-online, nag-cheese nga po kami ganyan. Kaya lang po, ang kalaban po dito kasi sa gatas, yung shelf life nyo po, mano lang, may peak. Kaya po nagde-develop kami ngayon ng ice cream para at least tumagal ng 6 months. Kasi ang keso po, nasa ano lang din yan eh, 21 days eh. Ang fresh milk, 10 to 14 days. Ang yogurt, 14 days. Kaya ang kalaban mo talaga yung araw. Shelf life. Pero yung mga may nakikita tayo na ano eh, yung mga imported na pastoral na gatas galing abroad, di ba? Napapahaba naman nila yung ano, yung nagagawa nila mas mahaba or paano mang process? Ano po yun? Ultra high temperature po ang ginagamit nilang pasteurization. Eh wala naman po sa Pilipinas na, ang meron lang po sa Pilipinas ang ultra high temperature na pasteurization. Ang Alaska po, dyan sa Laguna. Wala pa pong may COVID na meron ganyan sa atin eh, yung ultra high temperature na yan. Napapatagal na po nila yun ng mga 6 months eh, 1 year eh. Kaya lang po, wala pong makinan ganyan sa atin na mga co-op or kahit sa gobyerno, wala. Dahil mahal ba siya, Doc Jason? Siguro po, dahil mahal. Saka ano po, malaki ang volume po, kailangan bago pa andarin. Ah, okay. Oo. Doc Jason, may nadidinig ako, ginagamitan daw ng mga music yung mga kulungan ng baka. Okay. Na, meron ba kayo nun? Meron din po. Para po hindi lang sila marattle kagad sa ingay. Sa ingay. Parang sa poultry din po. Parang ganun din po. Para makalma sila sa, masanay sila sa may maingay. So nakakatulong din yon para dun sa pag-process nung ano, ng mga gatas nila. Nakakarami ba yon? Nakaka-relax din po sa baka yun eh. Ah, so mas relax yung baka, mas maraming produksyon ng gatas, tama? Kasi po, anything out of the ordinary sa baka, nai-stress sila. Ngayon, kung sasanayin mo sila sa music, sasanayin mo sila sa gantong oras palagi, less stress, kasi sanay na sila. Okay. Doc Jason, dahil veterinaryo ka, no? Ano, may mga vaccination program ba yan? May deworming ba yan? Anong other supplement, vitamin, minerals, paano yan? Ang practice po namin dito sa grupo namin, ang sa vaccination po namin, ang bakuna lang naman pong ginagamit natin sa Pilipinas ay ano eh, hemorrhagic septicemia. At yan po semi-annual namin ginagawa. Ang deworming po namin, 2 months before calving, doon lang po kami nagde-deworm. Tapos po yung mga katulad niyan, yung mga ear tagging, mga deteeking, which is the vitamins po namin every week. Ang supplement, ang injection namin. Kasi nga po sa gatas, para maintain namin yung mga nutrients sa katulad ng baka. So mas ano talaga, mas alaga, no? Yung baka na... Laborious po. Kaysa yung sa patenin, no? Opo. So yung patenting pala, ilang percent ng patenting mo, ilang percent ang dairy mo ngayon na Doc Jason? Nagbabari lang po yan sa ano eh, sa paanak ko po. Kung 60% po ng paanak ko eh lalaki, yun lang din po yung pinapasok sa farm. Hindi na po ako namimili ng ibang lalaki. Yung napoproduce ko na lang po calf na ang inalagaan ko sa patenting ko. Eh. Kaya more or less po every year nagdadagdag ako ng 40 head sa ano, patenting. Napansin ko no sa pumunta ka ng Tagaytay, ang daming kinakatay na baka pero kukunti makita mo nagbe-bending o nagbebenta ng gatas. So mas marami doon ang for meat type rather than dairy, Jason. Opo, yung sa Mahogany. Oo. Opo. Yung lugar po na yan puro ano po yun eh, puro fatin. Okay. Kung may ibang na-interview kami about poultry, kung ang egg basket ngayon ng Pilipinas ay nasa Batangas, nasaan naman ang milking basket ng Pilipinas?
saan lugar? Po. Ha? Batangas po. Batangas. Pero sabi niyo konti lang po ang ano, marami pa rin ng meat sa ano, sa Batangas. Kaya yung region po yun na yun, mas parang, kasi po ano po eh, 1990s po, nag-umpisa na sila mag-dairy dun eh. Okay. So maaga sila nag-dairy. Opo, sila po pioneer sa Pilipinas ng dairy. Maganda ang porridge nila doon, di ba? Maganda ang pasture lang nila. Yun talaga yung mga factor eh, yung temperatura para maging ano, mas maraming produksyon ng gatas. Talagang nakaka-epekto po, pag malamig, marami talagang produksyon yan. So, ang ano no, ang dami pa lang kailangan talaga i-consider po sa pag-aalaga ng baka. Sir Jason, simula anong year? 2010? Five. Tama ako, 2005. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-aalaga ng baka. Ano po ang nagiging drive nyo sa pagpapatuloy po? Ano po siguro? Kumbaga sa ano eh, sa kasabihan ng Bulacan yun, na ano eh, subukan eh. Hindi, hilig po talaga, hilig sa kapasyon. Hilig, passion. Mm-hmm. Yeah, passion. Jason, Doc Jason, siyempre ang livestock eh, marami namamatay, no? Anong mga mga dahilan? Anong kinamamatay ng mga dairy cows? Ang kadalasan pong na-encounter namin dito, yung mga milk fever, yan po yung mga bigla na lang nangingisay dahil bagong panganak, malakas ang gatas, hindi kaya nung katawan yung gatas, namamatay na lang po yan, mainahin. Yun naman po sa mga bata, diarrhea po, lalo na sa panahon ngayon, malamig. Ganun lang din po. Okay. Pero madadaling naman pong gamutin. Madadaling gamutin. Naiiwasan po ba yon yung milk fever? Ay, mami-minimize po. Mami-minimize. Kung may sisiro mo, hindi po. Mami-minimize po. Mami-minimize mo yung risk na magkaroon ka ng milk fever. Sa paanong paraan po? Marami po talaga kasi, ang may control po dyan, yung sinasaksakan kagad namin ng DCN. Saka CBD. Calcium. Calcium. DBG, DCN. EIV kagad namin, ganon. Pero minsan naman, may mga mabibilis talaga na nagkaroon ng milk fever. Bigla na lang mamamatay. Lalo na pag natapat sa mainit. Diba? Ano pala yun? Pero nakakatakot po. Amy, parang sa tao, parang nag-e-eclampsia. Eclampsia. Oo. Parang nakakatakot po, no? Inaasahan mo na magiging pagkukuhanan mo ng income, biglang wala. Nanginig na siya, tapos biglang ano. So, masabi ko po talaga na isang sugal po itong negosyong ito. Ang pagpapakilang ng dairy. Opo, lahat pero... Na... Pero kasi ito, na-affected ako eh. biglang namatay eh. Naglabas lahat na... Lahat na buhay na alaga. Pero Sir Jason, halimbawa, namatay nga yung alaga mo na inahin. Paano mangyayari dun sa pinanganak, dun sa ano, ihalo mo lang ba yun sa iba pang baka? Apo, ano po yan? Manual feeding naman po kami. Manual feeding. Hindi po sa ina namin pinapadali, kaya kahit mamatay yung ina, okay meron na. Po kami napagkukunan gatas, minamano-mano po namin. Ganun po pala. So, kahit wala po yung nanay niya, apo. For ano lang po talaga, yung gatas po ng baka nyo, exclusive na po yun pambenta, parang ganun po. Opo. Simula, Doc Jason, simula ng pinanganak, let's say, ang naging anak ay babae, kailan mo iwawalay sa nanay na hihinto ng dumedi yung anak, at kailan naman pwede siyang i-breed yung anak niya, yung mismong Tourette, kailan na pwede i-breed siya? Kapag nanganak po, yung practice po sa dairy industry, pag nanganak po, pagkalagpak po nung anak, hindi na po namin papadilaan sa ine. Oo. Bakit? Bakit? Aawatin na po namin. Kasi po, pag nadilaan po ng ina, hindi po magbibigay ng gatas sa makine. Hahanapin niya po yung anak niyang pumedi sa kanya. Okay. Kaya, agawin na po namin yon, iiwalay na namin, tapos saka namin babatakan yung ina. Bago po mag-good yung gatas niya,
mga 7 days po yun eh, para mag-good sa may process. Kasi yung first 7 days po niya, colostrum muna. Colostrum, yes. Kaya po yun muna para sa treat niya. After 7 days po, pwede na pong ibenta yung gatas. Yung turit naman po na pinapatili ng ano, dahan-dahan na po namin nag-introduce kami ng booster feeds eh. Okay. Tapos totally po, pag naiyakot namin sa gatas yung turit, nasa 3 months old po. Okay. 3 months old po. Tapos yung babae po, kung nangyari pinanganak kaya, ano po? Kailan po siya i-breed? Di 3 months na, kailan pwedeng yung ready na yung reproductive organs niya o yung puberty niya? Nung turit po? Oo. 14 months po. Ah, 14 months. 14 months po o kung bibigat po siya ng 300 kilos. Tama ba? 300 kilos. Mm-hmm. Body weight. Okay. Normally, 14 months po, ano na eh, breedable na po siya. Okay. Matagal din po pala ang paghihintay bago po ma-breed. Opo. Ang pagbubuntis po ng baka, 9 months din eh. Parang tao din po. Parang tao. Opo. Doc Jason, dahil ako ay taga Santa Maria din, napansin ko na maraming mga bahay-bahay dyan na like, yung lalagyan ba ng gin na may gatas, hindi yung pasteurized. Tsaka magkano ang bentahan nun? Yung nasa bilog na gin po, ano po yung kalabaw po yan eh. Ah, kalabaw! Kalabaw po yan. Oo. Pero so, sa hindi ginagawa yun? Hindi po. Hindi, okay. Hindi po yung pwede? Baka pinapasteurize po taga niluluto. Ah. Okay. Hindi po siya pwedeng direct galing dun sa ano. Ayun ang pinagkaiba niya. Ah, okay. Pwede rin po. Kaya lang po, sanay nga po ang tao sa atin na ano, kalabawang iniinom ng hilaw eh. Hindi po yung sa baka. But ano po ba ang lasa ng gatas ng baka? Kasi kung ikukumpara po sa ano, sa kalabaw, ano po yung pinagkaiba? Well, mas creamy po ang kalabaw. Mm. Mas creamy. Mas mataas po butter fat ng kalabaw eh. Kaya po ang presyo naman ng gatas ng kalabaw, doble ng presyo ng baka. Ang ganoon. Pero ang volume naman po na nagpo-produce ng baka, doble naman po na pinuproduce ng kalabaw. Babawiin naman doon, ano ha? Babawiin naman doon. Babatakan lang po. Oh. Pero sa market, alin ang mas mahal ang presyo ng gatas ng kalabaw? O hindi naglalayo? Mahal po. Mahal po ang kalabaw. Okay. Halos doble po. Ah, okay. Halos doble po. Yung pala yun. Mas mahal yung kalabaw talaga, no? Yung gatas ng kalabaw. Oo. Pero I think, ano lang eh, ang balita ko rito sa pagkasinan, ang pre-produce lang nila is around 6 to 7 liters lang. Ganong kababa. Hmm. Compare sa, ano, sa baka, no? Na mas mataas. Umabot ng 12 to 14. Yeah. Oh, saka mas maiksi po ang ano, milking ano, milking day ng ano ng kalabaw, ng karabaw. Kung sa baka 270, baka ang kalabaw po hindi pa umabot ng 220 yan. Ayan po, ang dami po natin na pag-usapan. Ang dami po palang dapat i-considera po sa pag-aalaga ng baka at lalo na po sa pagpapagatas. Dok, so si Casendo, kulang po yung oras natin. Oo nga. Doc Jason. Bitin tayo. Mabilis ang oras pagka maganda yung topic, no? Ito po, marami pa po tayong kailangan malaman at matutukan. Sabi ko nga, hindi po enough yung isang episode lang para po dito sa ating talakayan tungkol sa dairy cattle farming. So we hope po sa mga susunod pong episode, Doc Jason, sana po paunlakan niyo ulit kami. Doc Jason, sandali lang. Nasaan yung production sa inyo? Lahat ba? Dahil cooperative ba kayo? Nasa isang farm lang yan para balang araw mabisita namin? Hindi po. Tigitigisa po kami ng ano? Ng farm. Ah, okay. Okay. Sige. Meron po kami sa San Ildefonso, sa Pande, sa San Jose, saka po sa Santa Maria. Doc, last na. Kasi may mga napapanood ako yung mga pupunta talaga sila ng Australia eh. May training, ganon. Nagganon ka ba, Doc Jason? Ay, hindi po. Katulad po ni Doc Jose, sa Baguio po ako nag-training. Sa Baguio. Dairy ka ba? Sa Baguio Dairy? Opo. Ah, okay. Kayo pala, Doc? Ako pupunta rin doon.
pupunta rin ako doon eh, doon sa Baguio Dairy, pero bumibili lang ng gatas. May oras na madaling maubos ang gatas sa Baguio Dairy. Oo, maraming bumibili doon at dapat maaga ka, kundi wala kang mabili. Yes, yes. Gatas po na ano yun, baka o kalabaw? Baka. Baka. So yan po, dito na po kami magtatapos para po sa araw na to. Doc Jason, maraming salamat po ulit. Cassandra, Doc Sosi, maraming salamat po sa pagsama. Dito na po matatapos ang episode na ito ng Mag-Agree na Tayo. Mag-Agree na Tayo.